you're in a nutshell with me, Ina. Okay, there's been a lot of talk about people leaving Canada. Hindi lang po mga immigrants na bagong dating dito at nag-iisip na ako, hindi pala okay at Canada, alis na lang ako. Pati po mga mismong Canadians, mga born and raised dito, may mga balita rin po na iniiwan nila ang Canada dahil mahirap na nga raw po ang buhay dito. Because of that, many people are asking, sulit pa bang mag-migrate sa Canada ngayon? Well, that's a question I will answer later on based on my experience, ang isasagot ko dyan. Sa ngayon po, pag-uusapan ko na lang po muna ang mga dahilan kung bakit umaalis ang mga tao sa Canada. Based po ito sa ilang mga articles na aking nabasa online, so I will just collate them for you. Okay, the first one and the most obvious, the high cost of living and the high cost of houses. Okay, napakamahal po ng mga bahay dito sa Canada. It's very discouraging for many people. At ito rin po ang laging binabanggit na dahilan ng mga Canadians na umaalis ng kanilang bansa. Pero syempre, mas ramdam po yan ng mga immigrants who are coming to Canada, basically, more often than not, starting from scratch. Mahirap makapundar ng bahay, especially in the busier areas like Vancouver and Toronto. Mas ramdam din po ito ng mga immigrants na dumadating dito mag-isa. Dahil wala po silang cashare sa household expenses, wala silang asawa na maaari din magtrabaho, dahil pati ang renta ay nagsisitaasan po, especially over recent years. Yan din po ang dahilan kung bakit kami nga pong mag-asawa. We are at the Greater Toronto Area. We are talking about possibly relocating to a province where houses are cheaper and hopefully doon po kasi kami makapundar o makabili ng aming bahay. Okay, number 2 and 3 reasons, difficulty finding a desired job and difficulty starting over. Medyo related naman po yan. I'm sure you've heard so many times na kapag pumunta ka ng Canada, you have to start from the very bottom. Yan ang sinasabi nila. Kahit gaano pa kaganda yung trabaho mo sa pinanggalingan mo sa Pilipinas, hindi mo yan magagawa agad-agad dito sa Canada. Yes, this happens. At syempre, nakaka-down naman po talaga ito. Nasa sa inyo po yan kung ready kayo mentally to deal with that possibility or to deal sakaling mapunta po kayo sa sitwasyon na yan. Kung hindi po kayo handa mapunta sa sitwasyon na yan at yan po ang nangyari sa inyo, aba, eh hindi ko rin po kayo masisisi kung gugustuhin nyo pong umalis ng Canada. Pero kung handa kayo, this is something you're prepared for, to challenge yourself, and you're ready to work your way up again, nako, the opportunities could be great. Halimbawa na lang po, maraming mga professionals from the Philippines moving to Canada, you know, doctors, dentists, architects, etc., engineers. Hindi po talaga sila makaka-practice po agad ng mga profession na yan dito. They usually have to take some courses, take exams before they are able to pursue that here. Habang ginagawa po nila yung mga bagay na yan, they take on odd jobs. Kahit anong trabaho, kunin po nila habang pinatrabaho po nila yan. So, this sometimes takes several years. And some of them deal with it. Darating po yung panahon, kapag nakuha na po nila yung goal nila, edi happy-happy na po sila. Pero, let me stress, yes, many people may start from the bottom when they arrive here in Canada, but that is not always the case. Okay, marami-rami na rin po ang dumarating sa Canada na nakakakuha ng trabaho na halos kapareho po ng trabaho nila sa Pilipinas. You can watch some of these stories in previous episodes. Okay, number 4, having high and unrealistic expectations. Okay, napag-usapan ko po ito sa isa kong earlier vlog. An immigrant coming here with very high expectations about Canada are likely to get disappointed. If you're disappointed, you'll be unhappy. If you're unhappy, mapapaisip ka na Canada is not for you. Ano ba tong high expectations na ito? Well, I guess ang pinakasimple na lang, eh mabilis yumaman dito sa Canada. Hindi naman po kasi nagtatapos yung statement na yan dapat dyan. Okay, maraming kung na dapat kasunod niyan. Okay? Maari kang madaling yumaman sa Canada kung patient ka, kung willing kang magtrabaho, kung meron kang strategy towards your goal, kung pinag-aralan mong mabuti kung anong gagawin mo dito, at marami pang iba. Bakit ba nagkakaroon ng high expectations ang mga tao? Napag-usapan ko rin to dun sa vlog ko
well, baka nadala ka sa mga story, sa mga vlogs, yung pinapanood yung mga success stories, nagkukwento mga kung ano-ano na yung mga napundar nilang ari-arian dito. O baka nakikita mo yung mga kapitbahay mo kung ano-ano nang nakukuhang mga padala ng mga kamag-anak na sa Canada. Nako, you know, yes, success stories are everywhere here in Canada. Pero I am pretty sure that most of these people, hindi po naging madali ang journey nila towards success. Okay, yun po ang dapat ninyong alamin kung paano po nila narating yung success na yun. Number 5 reason why people are leaving Canada, financial difficulties. Ako, totoo yan. Marami pong nababaon sa utang dito sa Canada. Unang dahilan, ako, napakadaling kumuha, makakuha ng credit card dito. At ang mga bangko dito, ang bibilis magtaas ng credit limit, kaya matetempt ka talaga mag-swipe ng mag-swipe. Yan po ang dapat ninyong iwasan dahil dapat inaalagaan nyo rin po ang inyong credit standing, lalo na if you want to make big purchases in the future like a house. Isa pang financial difficulty or financial issue rather na hinaharap ng mga tao dito, the high taxes. Okay, many people are not happy with the high taxes dahil syempre that means less income. Okay, sabihin nila malaki nga ang sweldo, alaki naman ng kaltas sa take-home pay. Totoo po yan, and you have mixed reactions towards this. Some are saying, nako, syempre, ayaw nila. While others are saying, okay na lang din, at least nakikita daw po nila, nakikita kung saan napupunta ang kanilang taxes. Okay, number 6, the cold weather. Huwag niyong maliitin ang lamig dito sa Canada. Ibang level ang lamig po dito sa Canada. Daig pa ang pinakamalamig na setting ng inyong aircon. 6 to 7 months in a year, malamig po dito sa Canada. At 2 to 3 months doon ay extremely cold. Maiintindihan ko talaga kung bakit yung iba na galit sa lamig ay aayaw sa Canada. Because you know, the cold comes with so many hassles. Maliban sa hindi ito komportable sa katawan. This may sound petty, pero extra effort ito, getting ready every day. Added effort ang winter clothes, lalo na kung meron kayong mga anak. Seryoso, ang hirap po ng mamuhay during winter. Hindi ka makakaalis ng ganun-ganun lang. Your movements are also limited. You can't just go anywhere. And that is also why studies are saying that the cold weather contributes to depression. Reason number 7, homesickness. Obviously, lahat po ng mga mangingibang bansa, iwan pamilya nila, iwan yung buong buhay nila sa Pilipinas, ay makaka-experience po ng pagiging homesick. Isipin nyo, starting from scratch, mag-isa ka. If you're struggling, hindi kayo makakahanap agad ng kausap. Kung may sakit ka, maaring walang mag-alaga sa'yo. Uuwi ka, pero wala kang inuuwian. Malungkot po talaga. Pero thanks sa social media, kahit papano, mas napadaling na po ang buhay ng mga immigrants. Okay, ang tanong, so sulit pa bang lumipat sa Canada? Okay, huwag kayong mag-disappoint sa sagot ko because depende po yan sa inyo. I don't think I'm in the position and I don't think anybody's in the position to tell others if Canada is good for you or not. Kasi iba-iba po ang personalidad natin, iba-iba yung goals natin, iba-iba yung mga tolerance level natin. Kayo lang po ang makaka-decide niyan. May mga mapapanood kayo na magsasabing, nako, hindi, huwag ka nang mag-Canada, mahirap ang buhay dito. Diyan ka na lang sa kung nasaan ka. Likely, maririnig niyan sa mga taong unhappy, hindi masaya dito sa sitwasyon nila sa Canada. At inaasahan nila na ganun din ang mararamdaman ng mga pupunta dito. Pero ganun nga ba? Eh, paano kung hindi, di ba? Kaya ayoko magsabi ng ganun. Kasi, oo, negative yung experience ng isa, does that mean that another person will be exactly the same? Paano kung iba yung strategy nila? Paano kung iba yung swerte nila? Paano kung iba yung kakayanan nila? It may not work out for you, but it may work out for others. Hindi po ba? It's okay to share your negative experiences, of course, and people should listen to negative experiences. But I hope those who are sharing their negative experiences don't assume that everybody is also going to be unhappy like them. Because again, tulad ng paulit-ulit kong sinasabi dito po sa aking mga episodes, Canada is really not for everybody. Immigrants who are unhappy here, of course, they're free to go somewhere else na masuwak po sa kanila. That's the concept of immigration. Marami rin naman po na despite all the issues I mentioned, are choosing to stay in Canada. Okay, ako, nasan ako? Am I choosing to stay or am I thinking of going home, going back to the Philippines? The short answer is
No. Nakakalungkot mang sagutin na no, pero no. I'm happier here taking care of my child, doing part-time work, while my husband has full-time work. We're at peace and we're happy. We're able to pay for everything that we need. We're able to eat things that we like. We're able to go places where we wanna go. And I'm seeing a good future for my child. Iniisip ko kung uuwi ako ng Pilipinas. Ano ang mangyayari sa amin? Kung babalik kami ngayon. Okay, sabihin na natin makukuha ko yung dati kong job. Assuming lang yun, ha. O kunyari, maging senior correspondent ulit ako sa CNN. Okay, ang ganda ng trabaho, ba? Diba? Maganda rin po ang sweldo. Naiya ko sabihin ko magkano, but I'd say, mataas na po yung sweldo na yon para sa marami. Asawa ko, ano gagawin? Sa totoo, I don't know. He finished nursing. Is he going to pursue nursing? I don't know. Baka magnegosyo na lang kami. I don't know. Sabihin na natin, mayroon siyang source of income na sapat lang. Eh, sapat kaya yon sa magiging gastusin namin? Okay, tatlo na kami. O sabihin mong ganitong type of apartment ang kailangan namin. 2-bedroom apartment. Okay, tapos maghuhulog din kami ng kotse tulad ng paghuhulog ng kotse dito. Nako, in 2 years, papasok ko na sa place, sa pre-K, ang anak ko. Gastos yan, pag-iipunan din yan. Nako, okay, mag-iipon na rin ako ng emergency fund for a future health emergency. Kasi gawain ko po yun dati. I have personal experience about dealing with a health emergency in the family, you know. Yan ang nag-uubos ng iyong savings dyan. So, kailangan ko mag-set aside dyan. Alam niyo, kumuha nga ako ng online estimate just for this episode. Tungkol sa ihuhulog o gagastusin kung kumuha ako ng medical insurance. Grabe! For us three, ang lumabas ba naman more than 116,000 pesos a year ang kailangan naming gastusin for us to be covered, the three of us to be covered for 150,000 pesos a year. Mabigat din yun, ha? At ang liit lang ng coverage. Oh my gosh. Okay, so isa ko pang iisipin yan. Ito, nakakatawa to pag iniisip po itong dagdag gastos na ito. Siyempre, we'll be back home with our friends. Balik na naman kami sa aming regular gimmicks with friends. Ayaw mo ko ba? Kasalanan ko na yung kumagastos ako with my friends. But that is my reality. Pero yun po talaga ang reality namin din mag-asawa. Baka sabihin ng iba, depende na yan. Kung masyado mataas ang gusto mong lifestyle, magandang lifestyle ang gusto mo. Kung baka masyado kang choosy, pwede mo naman ipag-aral yung anak mo sa public school, pwede naman hindi ka umalis ng bahay, pwede naman kumuha ka ng renta na mababa in this area na mas mura. Hindi nga . Because that's not the lifestyle that we want. Choosy na kung choosy. Pero, yeah, I imagine nicer things for my family and my child. Tapos, okay, maliban dyan, idagdag mo pa, iisipin ko na naman, oh my God, nakaka-stress ang traffic, pag nakikita yung public transport, malay mo, yung asawa ko, kailangan mag-MRT, magbubus sa EDSA, ano ba yun? Tapos, bubuksan ko na naman yung TV, yung trabaho ko na naman, puproblemahin ko na naman ng problema ng bansa, makikita ko na naman ng very disappointing news about, you know, our politicians. Lahat po yan ay nakaka-contribute sa peace of mind na meron po kami dito sa Canada. So again, no is my answer. Again, for whatever reason, for many reasons actually, we are just happier and more at peace here. I think it's the culture. I like the culture here where people don't judge others for what they do, how they live, what they can afford. I don't think I'm gonna be among those who will be leaving Canada, at least not anytime soon. Okay, so that's it for this episode. Until the next one, ako po si Ina. Don't forget to subscribe at mag-comment din po kayo. Mag-reply ako, okay? Bye, guys!